Hello guys, narito na naman tayo. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating OIC Sarap Channel. Today ay magluluto po tayo ng dinner. Ito pong ating salmon steak. Ito po ang iluluto natin o inihanda kong dinner today. So, alas 5 ng hapon. So, nag-uumpisa ng maglutoan ng mga nanay. Kaya ito po ang ating mga kailangan sa pagluluto natin o paggawa ng salmon steak. Kailangan po natin ng 2 slice of salmon. So ito, oh, malalaki yung slice niya. Kasi pambihira akong makakita ng ganito na yung pagka-slice niya, ganyan. Kadalasan, hati yan eh. Okay, at kailangan po natin dito ng garlic, onion, butter, lemon juice. So, itong kalahati ng lemon, 1 tablespoon of lemon juice. Kailangan din po natin dito ng oyster sauce, olive oil. Hindi po tayo gagamit dito ng ordinary na cooking oil, olive oil po. Kasi ito, yung oil ng salmon, sigurado, lalabas yan eh. Then, kung wala kayong toyo calamansi, ay kung wala kayong calamansi o kaya itong lemon, pwede po itong tinatawag na ponds o kumbaga sa atin para yung toyo mansi. At kailangan din po natin ng salt and pepper. Ito po ay mix na ito. Kadalasan talagang ginagamit ito sa paggawa ng mga steak at mga iba pang recipe. Okay, ito po lamang ang ating mga kailangan para makaluto tayo ng salmon steak. Okay, then ngayon, ang una po nating gagawin, ito po ay isi-season lang natin ng salt and pepper. So, ito nga, mix na nga ito eh. Okay? Then, ito, pag na-season na natin, magkabilaan, hayaan lang natin ng mga 30 minutes ito. Then, pagkaraan nun, lulutuin na natin. Madali lang ito at saka masarap po ito, guys. Okay. Yan o, diba? Pambihira lang ako makakita ng ganito pagkaka-slice eh. Kadalasan kong nakikita, yung hati siya sa gitna o kaya yung talagang naka-slice siya. Okay, diba? Okay, hintayin lang natin dito ito ng mga 30 minutes. Para tumiim yung asin at saka yung paminta doon sa laman ng salmon. Okay, maghintay lang tayo sandali. Ayun guys, habang hinihintay natin ng 30 minutes o kahit hanggang isang oras na marinate yung ating salmon fish doon sa salt and pepper, gagawa tayo ng sauce nitong ating salmon steak. So, ang una natin gagawin, itong lemon juice. Lagay natin dito. Mayroon buto. Alisin natin. Okay, then dito po ay lalagyan natin ito ng itong soy sauce, hindi ko po nabanggit kanina ito, hindi ko na-mention. Lalagyan natin ng 1 tablespoon of soy sauce. Okay, 1 tablespoon. Then, itong oyster sauce, 1 tablespoon din. Then, lagyan po natin itong salt and pepper. Kung gusto nyo maglagay ng sugar, pwede. Kaya lang, ayoko nang meron sugar ito eh. Okay, haluin natin. So, ito po mamaya, kasi yung steak salmon, ipapan-fry po natin yon. Pipritohin natin yon mamaya sa low-medium heat. And then ito, dun sa pinagprituhan ng salmon steak, ilalagay natin ito. Okay. So, ito yung pinaka-sauce ng ating salmon steak. Okay, then guys, ngayon, after ng 30 minutes, dito po sa isang cooking pan ay maglalagay tayo ng olive oil. Kahit marami yung olive oil, huwag kayong mag-alala kasi po itong olive oil, maganda po ito sa katawan kaysa sa ordinary na cooking oil. Then, ilagay natin itong butter.
Okay. So, medium heat lang tayo dito. Hinaan natin yung apoy. Then, dito po, kahit hindi pa siya natutunaw yung butter, ilagay na natin itong ating salmon. Okay. Then dito, lagyan natin ng cover para hindi tumilansik. Okay, hinaan natin yung apoy. Okay, kailangan dito medium heat lang tayo para hindi masunog yung ating salmon. Okay, din ngayon. Check uli natin. Ang ginagawa ko lang po dito, pinagbali-baligtad ko lang siya. So, nasa 10 minutes na po nating niluto to ito. Pero mahina lang po yung flame natin dito. Nasa low heat lang siya. So, lagyan pa natin ng, lutuin pa natin ng mga 2 minutes pa. Kasi makapal yung ating salmon. Okay, konti na lang. Okay, after 2 minutes, check natin. So, ito po ay niluto natin sa low heat. Dahan-dahan lang para, kasi medyo makapal itong ating salmon steak. Yan. So, ang gagawin natin, luto na ito, hahanguin na natin. Then dito, nag-prepare tayo dito ng, sa serving plate. Ito po ay steam na Wagyu beans at saka carrots. Okay, dito natin ilalagay. Hahanguin natin. So, dalawa yan. Ito pa yung isa. Okay, then dito po, gagawa tayo ng sauce. Ilagay natin itong bawang. Okay. Sutin natin itong bawang. Hintay natin medyo maluto ng konti. Okay, ang bango. So, lagay po natin itong sibuyas. Ito yung gagawin nating sauce. Lutuin lang natin mabuti yung sibuyas. Itong oil na to, hindi po natin nilagyan to ng cooking oil. Ito yung olive oil at saka lang yung oil nung salmon. Kaya healthy talaga ito. Then dito po, itong sauce na ginawa natin kanina, ilalagay natin dito. Okay. Haluin natin hanggang sa medyo mag-thicken siya ng konti. Then, ito po yung ilalagay natin doon sa pinaka-top ng ating salmon steak. Okay, so pwede na po ito. Yan o, medyo nag-thicken na siya. Okay, i-turn off na po natin yung heat. At pwede na po natin itong ilagay doon sa ating salmon steak. Okay, then ngayon po, luto na itong ating salmon steak at nailagay na natin dito sa isang serving plate. So, naghihintay na yung
kakain dito. Okay. Then, narito yung sauce. Lalagay po natin dito yan. So, masarap itong sauce na to. Try nyo po dito pa sa isa. Okay. Then, dito po. Kung meron kayo yung parsley, mas maganda. Ako naman, scallions lang itong meron dito. So, lagay natin dyan sa pinakatap para maganda. Okay, then ngayon, ito po yung kinalabasan sa pagkakaluto natin dito po sa ating salmon steak. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin dito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating OIC Sarap Channel. Thank you po! Bye!